I also say, if not like this, you are not coming. It's not like this. Why are I angry to say to bring you? If not like this, why I bring you? What's up, guys? Welcome back sa aking YouTube channel, Renz Knowledge TV. Panibago na namang issue na ating talakayin, mga kanalits. At ito ang ating kababayan na OFW doon sa Hong Kong na dinuduro ng kanyang amo. So don't blame me. Every time you need to witness, I can't take a camera, you see it, there's no... no. Pero bago po tayo magpatuloy, mga kanalits, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and share ng ating video para tayo ay makatulong din sa mga nangailangan balang araw. Okay, I see this, I'm very angry. I already tell to Madam 2 weeks later, I tell to Madam this one is not good. And Madam say, open the drainage. And then I say, I'm scared to open the drainage maybe because this one may be coming the leak and then that's my problem. That's why before 1 year before I opened this one, too many dirty, maybe like that it's in like the... That. Yeah, I tell to Madam. Lazy lady. Sorry sir, lazy. I tell to Madam 2 weeks ago, I tell already. That I clean this one, sir. Every two weeks I do this one. Put hot water, I put the liquid, I put the baking soda. You always put the thing inside. You do anything, it's no use. No, sir. We have the drainage here. I throw every morning, every dirty, small dirty, I throw here. So don't blame every me. Every time you need to witness, I can't get a camera, you see it, there's no talking. You have things to explain. Excuse. No, I am only explaining that I am doing good, sir. I am not doing bad. That's why I am explaining. Because I am doing also how to move the water. I also say, if not like this, you are not coming. It's not like this. Why are I angry to say to bring you? If not like this, why I bring you? I don't know, sir, because that's not my problem. I'm very angry. I keep you staring. You're talking about. No, sir, I'm just explaining my side, what I'm doing here in your... You lose your brain! Yeah, I'm... You see this? That's my fault, sir. I'm not going to say your fault. I say, I told you to be careful. Yeah, I'll be careful, sir. Because the drainage, maybe the long time drainage not be cleaning in long your time, house. Long time, you come in this long time? No, I mean maybe this your drainage not cleaning before long time when I come. Maybe how many years this one drainage not finished? Maybe 10 years or I don't know. That's not my fault if your drainage not open, don't sir. Worry, dear. So, sir, that is not my fault if your drainage not working. Not everything is not your fault. My fault. Okay? No, that is it's not my fault. No, sir, no. You also, it's my fault. No, you also sir. Give the cat eat. Means it's no, you don't give the cat to eat. No, sir, that is not my fault. I'm not telling you my fault or your fault. No, no one can fault this one. Sweet. No one fault this one, sir. If somebody... Everything is crazy. Everything you know, I know you. When I come down, you do it to drive me. Make a noise. When I'm not coming, I'm small. You are your son. Everything I see you is right there. I'm doing my job in your... You're doing my job. It's a very good job. I'm doing my job in your home, sir. What do you want? I'm doing. No, I'm doing it. Don't explain. Please explain. Don't explain. Don't say anything. Okay, I will be careful. I will be doing my best. Tell me. Don't say you anything. I'm wrong. I'm right. You are wrong. I'm right. Are you saying you is wrong? At yun, mga kanalits. Kailangan po natin na pag-ingatan ang ating sarili, ang ating buhay. Mahalaga po sa atin, lalo na malayo po tayo sa ating bayan, sinilangan. Mahalaga ang ating buhay dahil ito ay nag-iisa lang. At kailangan natin itong protektahan sa anumang kapahamakan. Paano natin protektahan ang ating sarili, lalo na sa ating mga kababayan na naging OFW at nangamuhan doon sa malayong bansa? Napakahalaga ng ating buhay, mga kabayan, at huwag po natin itong ibigay sa mga taong walang mga puso. Kaya yun, mga kabayan, nakita po natin itong video
At ito ginagawa po natin ito ng mga reaksyon. Kung ano po yung mga solusyon na dapat natin gawin kung tayo ay maka-encounter ng mga situation tulad nito. Isang OFW na dinuduro ng kanyang amo dahil sa mga kadahilanan, sa mga bagay na hindi nagawa. Dahil nga, hindi naman talaga ito trabaho ng ating kababayan. Bilang isang taga-servisyo, taga-linis ng bahay, ay maging tubero. Naku, naloko na. So mga kababayan, kung kayo po ay naka-counter ng mga ganitong sitwasyon, kailangan po natin maging mahinahon. At lalo po natin panatagin, patatagin ang ating mga sarili sa mga sitwasyong ito. Dahil nakakatakot pag tayo dinuduro ng ating amo. Kung ikaw ay maka-encounter ng mga ganitong sitwasyon, kailangan nyo po nagagawin ito para naman mabawasan yung inyong tensyon. Unang-una ay humihingi po kayo ng paumanhin, sincerity, paumanhin sa ating mga amo tungkol sa mga issue na hindi natin nagawa. Panatilihing maging kalmado ang ating sarili at hayaan natin ang ating employer na magsalita hanggat matapos siyang magsalita kung ano man yung kanya sasabihin ay ating unawain nang sa gayon ay maiwasan po yung paghaba ng mga konversisyon. So wag na po natin paabutin pa na tayo ay masaktan. Hayaan po natin silang magsalita kung ano man ang kanilang napupuna sa inyong mga trabaho dahil normal na sa kanila na magsalita dahil sila ang amo. Alam niyo ba mga kababayan, napakahirap ng ating buhay bilang taga-servisyo doon sa mga may kaya sa buhay. Mahirap maging servant, lalo na sa ating mga kasambahay. Kaya, i-acknowledge po natin ang lahat ng kanilang concern at huwag po natin silang salungatin. Dahil kung tayo ay gumawa pa ng mga alibay o reason o sasagutin pa natin sila, ito ay magdulot ng kapahamakan sa atin, lalo na yung ating employer ay nasa galit sa kanilang sarili. Dahil yung mga taong galit, mga kababayan, ay sarado na yung utak nun. Kahit na anong paliwanag, ay hindi na yun papasok sa kanyang kukuti. Dahil sila yung amo at sila yung masunod. Isyo mali man yung kanilang mga interpretasyon o kanilang mga sinasabi, para sa kanila sila yung tama. Kaya huwag po natin i-insist na yung ating sarili, yung ating reason. Oo, tama. Mayroon tayong karapatan. Kung may katwiran, ipaglaban. Aanin pa yung paglalaban kung ikaw ay nasaktan. So yun ang dapat natin iwasan, ang masaktan, yung ating sarili. Iwasan natin na mapahamak yung ating buhay. Baka sakali sa ating pagka maging mahinahon at hindi sumasagot ng anuman at gumawa ng ano pang reason, sila ay manahimik. Sila ay kumalma. Dahil sa ating pagsasagot sa ating mga amo, pagsasagot sa kanila ay parang ikadagdag pa sa kanilang galit at init ng ulo. So lahat po i-aksin po natin yun para sa ating sarili, para maging safety yung ating buhay. At i-approach po natin yung ating amo na may pag-alam para matapos po yung usapan sa matahimik na paraan at walang sagutan. Kailan ba natin ito gagawin kung yung ating employer ay nasa magandang mood, nasa kalmadong sitwasyon? So doon po natin sila kausapin ng mahinahon. Nang sa gayon, tayo po ay maintindihan. Alam niyo ba mga kabayan, napakahalaga ng open communication sa ating mga employer. Kasi mahirap magtrabaho, tayo ay maging pressure. No? Di bali pressure tayo sa ating mga trabaho, at least hindi tayo pressure sa ating amo.
Tama. Mahirap yun, mga kanalits. So sana, mayroon kayong matutunan at konting idea, mga kanalits. Basta, huwag niyo pong kalimutan kung may taong galit at nagsasalita, panatilihin niyo ng tumahimik para sa gayon ay matapos ang usapan at hindi na ito pumaba pa. So sana mga kanalits ay maintindihan po kung ano yung mga dapat natin gawin para maging safe yung ating sarili, para maiwas yung ating sarili doon sa kaguluhan. So yan po ang ating tampok sa araw na ito. Sana ay meron po kayong matutunan sa inyong sarili. Natilihin po natin na magpakumbaba. Kahit po tayo ay tama, huwag na natin itong i-insist sa taong mga galit. Dahil mahirap na ipagsapalaran yung ating buhay na nag-iisa lang. Magtiwala at pray lang tayo sa ating Panginoon para tayo ay makasurvive sa anumang kahirapan ng ating buhay. So God bless po sa ating lahat at sana mayroon po kayong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat at God bless. Ingat po kayo palagi, mga kabayan.